Okay guys, ngayon ipapakita ko naman sa inyo yung pagbabago ng konti lang naman pagbabago ng trigger ko sa mga games tulad ng PUBG, COD. Yun. Konti lang naman pagbabago niya. Double purpose kasi ito. Dito, may case siya. Pag may case siya, kailangan tanggalin mo siya dito. Ayan. Ganito lang siya. Nalagay natin siya dito. Tsaka dito. Tapos, kapag gusto nyo naman na may gamepad kayo, tanggalin nyo lang siya sa case. Ayan. Lagay natin dito. Tapos ito. Ito ang pinagagamitin natin. Kasi medyo manipis na siya dahil naalis na to. Kaya kailangan lagyan natin siya sa print. Ito. Okay, dahil na rin. Okay na siya. So, okay, try natin sa PUBG. Try natin siya sa PUBG. Okay, try natin. Ayan. Ito, try natin to. Automatic guys yung kapag hindi nyo siya itinatural eh. Hindi siya baba. Hindi siya babalik dyan. Kapag ganyan. Yan. Automatic scope nyo siya. Pag ilan scope nyo, ganun pa rin siya. Depende nyo lang kung tapos nyo siya. Yan. Okay. Yung sinasabi ko sa inyo na pag itinas ko siya, kung ganyan, touch. May bago siya, lumalabas slide, main. Pag nakaslide siya, ayan, ganyan na itsura niya pag in-scope niya siya. Kapag naka-scope on. Ayan. Pag inalis niya siya slide, at bumalik sa main. Okay. Pero parang mas litter ako dito. Tulog sa main, masyadong malaki yung ano. Pinakita ko lang sa inyo yung konting pagbabago sa trigger ko. Ito. Okay, yun siya. Double purpose trigger yan. Pwedeng kung ayaw nyo nung nasa gamepad siya, lipat nyo na lang siya. Tanggalin nyo lang to. Balik niya yung cellphone sa case niya. Mabalik niya sa case niya. At ilagay niya ulit. Kasi yung nabili kong case is makapal siya eh. Kaya hindi siya pwede ilagay sa gamepad. Kaya gumawa ako ng
paraan para mailagay ko siya kapag lalagay ko siya sa gamepad. Ayan. Hello muna sa inyo guys. Maraming salamat.